In this video, pag-usapan natin yung mga bagong update sa market. Let's talk about Binance again. Lately, naglabas ito ng audited proof of reserve at may mga napuna ang mga critics kasi mukhang hindi ito 100% fully back up. Dapat ba tayo mangamba dito? Or is just another attack to Binance? We will check it later. At yung iba pang news about Binance, yung kalagayan ng chart, sisilipin natin yung ibang mga TA model about Bitcoin. Is it showing a sign of reversal na ba talaga? So titingnan natin lahat yan later on this video. Now, if interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, trading, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin yung sinasabi nila na si Binance daw hindi fully back up yung reserve. Binance didn't meet its 1-to-1 ratio of reserve to customer assets. Kasi naglabas ng article ang WSJ that Binance is trying to calm investors, but its finances remain a mystery. So itong WSJ, Wall Street Journal, kakampiya ni SBF. So hindi na nakakapagtaka na hinahanapan nito ng butas si Binance. Sinasabi nila na in US dollar terms, based on Bitcoin price, at the time, the liabilities would been about $9.68 billion, while the assets would have been $9.43 billion, or about 245 million smaller. Bitcoin yung tinutukoy nila dito. So ang ibig sabihin, mas mataas lang ng konti yung liabilities nito kumpara sa available assets. Kulang ng $245 million. Ang sagot naman ng Binance dyan, yung kulang na Bitcoin ay ginamit sa Binance Loan Program or Margin Account pinahiram sa mga customers in the form of other cryptocurrencies. At kung hindi daw nila ito ginamit, then 101% silang collateralized. Hindi kasi siya pumasok sa Bitcoin as a collateral kasi nga ibang crypto na ito. Maliit lang naman yung kulang. Yes, hindi siya 100% fully backup, pero hindi naman din ganun kalaki ang kulang. Kung ikukumpara natin sa FTX na billions yung liabilities. Sa audit na ginawa naman daw ng Binance, hindi nito in-address yung effectiveness of the company sa internal financial reporting controls. Red flag daw yan, sabi ng isang former Financial Accounting Standards Board and Investment Manager. Another red flag na nakita nila sa audit ng Binance ay yung lack of information about Binance corporate structure. Hindi daw kasi nila sinasabi yung name ng parent company ng Binance as Binance has been going through a corporate reorganization for almost 2 years. So anong opinion nyo dito? Sinasabi kasi ng iba na yung audit na ginawa ng Binance ay established lang din nila. Independent audit. All procedures were established by Binance itself. Hindi naman kasi public company itong si Binance para magkaroon ng audit na ginagawa sa ibang mga public company. So 50-50 tayo dito. Hindi natin sinasabi na this is just another fad kasi may punto naman. At hindi rin natin kinakampihan si Binance. Kasi Binance user tayo, ang magagawa lang natin ay huwag tayo masyadong magtiwala sa mga centralized exchange. We should always self-custody. Lalo na kung medyo malaki ang hinahawakan natin, always remember, not your keys, not your crypto. Another news about Binance dito ay itong abnormal altcoin trading on Binance, just market behavior, says CEO. Nagkaroon kasi ng suspicious activities sa mga altcoins sa Binance platform. Abnormal price movement. So ang ginawa ng Binance dito, they temporarily restrict accounts associated with the altcoin trading that took place. Hinold nila yung funds temporarily at hindi pinayagang mag-withdraw yung account. Pero eventually, ni-reverse nila yung decision at based on their investigation na it is just a market behavior. Walang mali sa ginawa ng account holders doon kasi maraming nag-complain sa social media about sa action ng Binance. Sinabi nila, it's too much intervention. There is a negative and positive naman sa action na ginawa ng Binance. Meaning, aware sila sa mga kaganapan sa exchange and they are willing to take immediate actions kapag merong suspicious activities. Nag-i-intervene agad sila. Pero kapag sumobra naman yun, hindi maganda. Dito pumapasok yung masyadong centralized at lumalabas na ang mga users ng isang centralized exchange ay wala talagang control sa kanilang mga funds. And someone can freeze their account anytime. So keep that in mind. Other news na napapabalita na balak daw i-revive ni Sam Bankman-Fried yung FTX.
probably gumawa ng bagong token at i-distribute sa mga affected users. Hindi na bago yan, ginawa na ng Terra Luna yan, pero this is different kasi ito ay isang centralized exchange. At sino naman na magtitiwala pa dito? Ito na yung sinasabi niya even before na he wants to make a restart. Kaya hindi na nakakapagtaka na malaya pa rin itong CSBF. Sa mga nagtatanong naman about sa case ng XRP, wala pang malinaw na balita. Rumor lang yung kumakalat na baka magkaroon ng settlement this December 15, sabi ni Charles Hoskinson, founder ng Cardano. Pero chismis lang yun at hindi natin gugustuhin na mauwi lang ito sa settlement. We want XRP to win the case. Now tingnan naman natin yung positive na nangyayari sa market. Although nasa bear market pa din tayo, pero habang tumatagal, mas malapit na ito magtapos. In this chart na nakikita natin, pinapakita lang dito yung every cycle ni BTC from bull market to bear market. Tumatagal ito ng 1,350 days based on history. Actually, hindi naman eksakto na 1,350 days talaga. Doon lang siya nagre-range. At itong negative 80% na nakalagay dito, average lang yan. Kasi wala pa tayo sa negative 80%. Nasa negative 77% pa lang si BTC. So in this model, sinasabi lang na we are very close to the bottom of the bear market. Isa pang TA na mapagbabasihan natin ay itong kay Stock Money Lizards. Makikita natin dito yung exact drawdown ni BTC. This is a weekly chart. By the way, first bear market, negative 96%. From its all-time high. Second bear market, negative 86%. Last bear market, negative 84%. At ngayon, nasa negative 77% na yung ibinagsak ni BTC from its all-time high. So ano yung napansin nyo dito? Every cycle, from negative 96% bear market, nababawasan na ito sa pagdipas ng panahon. Pinapakita lang nito na there is a possibility now we are already in the bottom or we may reach negative 80% pa. Pero konting-konti na lang yon at papasok na ulit tayo sa bull market. And I want you to pay attention to this. Although nasa bear market tayo, yung market cap natin pataas. Sa kasagsagan ng bull market, nag-all-time high si BTC ng more than 1 trillion market cap. At kung titingnan naman natin yung market cap sa bear market, nasa 300 billion pa din tayo. Kumpara, noong mga nagdaang bear market, 2018, 56 billion lang at 2 billion lang naman noong 2015. So there is a growth in terms of valuation. Kaya yung mga nagsasabi na Bitcoin is dead, well, numbers don't lie. The numbers are going up. So ito yung kailangan natin tingnan paminsan-minsan, yung long-term price action. Kung masyado tayong nangangamba sa price ni BTC kasi bumagsak, remember the other factors, the development, Bitcoin addresses is growing, yung mga on-chain data na nagpapakita na patuloy nag-grow si BTC at ang buong cryptocurrency market. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. I will keep you updated kung may mga bagong kaganapan sa market. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.